Alas 4 na madaling araw nitong Lunes, nagsagawa ng Greyhound inspection ang mga otoridad sa pangunguna ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 12 sa Amas Jail sa Quidapapan City, kasama ang pinagsanib na puwersa ng BJMP, RPSB, 39th IB, 602 Brigade, SAF, Quidapawan CPS, BFP, Provincial Intelligence Branch, sa 4th SAB, CPPSF, HPG at NICA, na eksklusibong nasamahan ng aming kameraman na si Jimmy Albero. Ano po? Masela na operasyon ng otoridad kung kaya tatlong beses nagsagawa ng briefing. Through vehicle going to the emergency, meron po tayong mo dito. Sa impormasyon ng otoridad, isang di umano'y Ismael Nasser o mas kilala sa tawag bilang Derby Manok o Mar Sultan na may kasong paglabag sa Republic Act 9165 at 10591 na siyang nakatakas noong nakaraang taon. Siya rin ang utak na nangyaring jailbreak sa Amas Jail nitong Enero lamang kung saan nakatakas ang higit 100 inmates na hanggang ngayon pinaghahanap pa ang iba. Layunin ng operasyon ang pag-inspeksyon sa lahat ng sulok ng jail upang alisin ang mga droga sa loob mismo ng North Cotabato Provincial Jail. We are doing this not just for us, but for our family, for our province, for our region. Let's make this region safe and sound for us to live and do business. Sir, tayo sa may facility, sir. 10-4. Bago sinimula ng operasyon, alas 5.30 ng umaga, pinalabas ang mga inmates. Kinapkapan. Mayroon pang ininspeksyon ng bunganga at doon nakita ang isang SIM card na itinago sa kanyang dila. Isa-isang nilagyan ng posas. Sunod na dinala sa kanya sa patrol papunta sa jail ng mga babae. Saka inumpisahan ng Greyhound. Sa paglilibot ng otoridad, na-recover ang 45 cellphones, mga lighters, bladed weapons, at improvised explosive device component. Ayon sa intelligence report ng PDEA, may planong i-rescue ni alias Derby ang mga high-profile inmates, kabilang na ang mga bomb maker at terorista, kapalit ng 100,000 pisong patong sa ulo, na di umano'y tutulong sa Maute Group sa nagpapatuloy na bakbakan sa Marawi laban sa militar. Lumalabas rin sa investigasyon na may kaugnayan sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters si alias Derby. May posibleng linkage yung terrorism sa labas at sa loob ng bilangguan. Makikita nyo dito yung objective ng Oppland Greyhound, yung intelligence report na kung saan may rescue effort na gagawin at gaganapin sa lalong madaling panahon para itakas yung mga bomber, yung mga drug dealer, kidnappers, murderers, para sa dalawang objective, for lawless activity and to launch a sympathized attack doon sa nangyayaring terorismo doon sa Region 10. Ano? Ako yung papasalamat sa ganitong operation, no? Sa joint operation between the PDEA at saka BJMP, na kung hindi dahil sa kanila, malamang baka by next week or baka bukas, sasabog na yung jail. Samantala sa ginawang press con, dismayado si PDEA Regional Director Gil Castro matapos natunugan ang operasyon ng ahensya dahil sa nakitang maliit na papel na may mensaheng nagbibigay babala sa mga inmates. Ngunit nagpapasalamat pa rin ito dahil naging maayos at matagumpay ang operasyon. The biggest accomplishment this operation na to is this one, na according to the EOD can be an IED device na pagka nabuo ito, there is a possibility of explosion inside and it will cause commotion and that will lead to any eventuality that will compromise yung security ng area natin. Just sa Laduna, Brigada News.